Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Quick reaction lang po tayo ngayon. Ito yung may kasamang kilig. Mukhang matwi-twist, magkakaroon yata ng twist kay Labong at saka kay Kayla. Baka mapunta kayo kay Ate Criselda. Pero bago yun, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat. At to my new subscribers, silent viewers, mga nagla-like, nagko-comment po sa aking mga ginagawang reaction, maraming salamat sa inyo. At please support po Kabusiness Official, Papa Dins TV, and Kabusiness Family. At ang aking mga kasamaan po, mga reactors, at saka yung mga kagwangs po. So, ito na. Ito yung masasabi ko. May chemistry si Bong at saka si Criselda. Ito po yung napapansin ko. Habang pinanonood ko yung video na to, na-upload ni Pinuno Kabusiness, nakangisi ako. Yung nararamdaman ko na nakakatuwa, tapos basta, nandun eh. Alam kong pare-parehas tayo, mga nararamdaman. Kasi si Kayla, kung mapapansin natin kay Bong, mailap siya eh. Parang napipilitan lang si Kayla, pero ito si Ate Criselda. Ano siya eh? Nakikinig siya kay Bong. Nung kumakain sila, tapos nung naglalakad, hindi siya, kumbaga, pinapauna siya ni Bong, nakaalalay sa likod si Bong. Tumitingin siya, ay, hindi niya niiwanan si Bong. Baka tinitingnan niya talaga, baka mamaya napalayo na siya o ano, nandoon. At ito kay Bong naman, napaka-gentleman niya. Ano, napapansin niyo ba yung galawan ni Bong? Nakaalalay din siya. Naglalakad sila. Yung, alam naman natin yung ano, pag mag-jowa, naglalakad sa kalsada. Pag talagang may care, lalaki na dito sa likod, nakaalalay talaga yung kamay, nakasuporta. Tapos nung mag-akit nila sa sasakyan, nandoon nakaalalay din si Bong. Sabi ganun eh. May aabangan tayo. So yun lang yung ano ko para sa dalawang to, kasi hindi tayo pwedeng mag-advance thinking. Basta masaya tayo, masaya din ako na nakita ko to. Pinipilit nating match kay Kayla si Bong. Yung pala si Ate Criselda, mas bagay sila. Kasi ano eh, kumbaga mas maayos kausap ito si Ate Criselda. Sabi nga sa comment section, mas matino kausap. Nagkakasundo sila. Makikita naman natin eh, nagpapalitan sila ng ano, usapan. Yun lang, suggestion lang po kay Editor Daryl. Mahina yung boses kasi nila Bong, hindi marinig. Tapos nadagdagan pa ng sound, yung background music na mas malakas din. Maingay pa yung mga bata sa likod, sa background. Di mas lalo nang hindi namin naririnig kung ano yung mga pinag-uusapan ng dalawa. Hindi kami makamaritis na maayos. Request lang ano, sa nag-edit, hindi natin alam mo si Daryl, sino pa nag-edit noon, Pinuno Kabusiness. O kaya hindi na bulyuman yung ano, may bulyum naman kasi sa CapCut, kung sa CapCut magagamit. Pero kung ganun, alam naman natin na mahina yung boses, huwag lang muna lagyan ng background music. Ano kami, nabibitin kami. Sana may kasunod ka agad. Payag naman si Ate Criselda na bisitahin siya uli. Sana nga ano. At ayun, syempre, ang ating mga ka-business supporters dyan, may mga nag-request ka agad na dalhin si ano, si Ate Criselda kay Bandara, sa Bandara, ipaayos yung ngipin. Tapos, yun, gusto nilang i-makeover si Ate Criselda. Hanggang madali talaga ito ng ating mga kabisnes dyan. Huwag tayong antay-antay lang tayo. Kasi mas maganda yung ano eh. Kumbaga, unang ano pa lang nila yun eh, pagsasama ni Bong at saka ni Ate Criselda. Although nakikita-kita na sila. So magkakakilan lang tong dalawang to. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod. Nakakakilig sila, nakakatuwa. Basta kung nakasmile habang pinanonood sila. Umi-style pa to si Bong. May dumidaw dito si Ate Criselda. Yun ang kumakain sila. Bong, good luck. Malay natin, nasa process kayo ng ano, kilalanin ang bawat isa sarili. Kanya-kanyang mga ugali. What if, no, sila yung future ba? Halimbawa, magkatuluyan. Ang unang pasok sa isipan ko, marunong kayang magluto si Ate Criselda? Di ba yun ang gusto ni Bong? Mga marunong sa mga gawain sa bahay. Ano kaya? Dapat isa yun, nari-vlog ni Bong. Sige Bong, ano, tuloy-tuloy. Kung pwede, bisitahin mo madalas si Criselda para mas makilala mo siya.
ayun, kasama si Kagong Istong. Ay, may cameraman. Kagong Istong, madadagdagan na yung ano mo, ibablog. Doon na lang kayo magluto, Clater Zelda, or malamang sa malamang, na-imagine ko lang din, baka mamaya maisama na ito si Ate Griselda doon sa ka-business house. Ano kaya magiging reaction ni Kayla? Yun ang tanong, no? Na pupunta doon si Bong, hindi na siya yung hahanapin, kundi si Ate Griselda na. At si Ate Griselda na ang isasama sa ka-business house. Ano kaya? Yun ang aabangan natin. No? Kabang-abang to, grabe. Kasi wala si Kayla eh. Lagi siyang maraming alibay. Kasi kung interesado din siyang maging kaibigan si Bong, makilala niya si Bong, total, okay naman siya mag-isip. Hindi sana, hindi siya mailap. Hindi siya laging maraming dahilan pag pinupuntahan doon. Sa susunod na lang, sa ganito na lang, pagbalik, wala. Diba? Sayang yung effort nila, Papa Dins. At ngayon, si Papa Kabusiness, si Pinuno Kabusiness ang kasama. Ang kukulit nila, si Pinuno, akala mo, nagbalik bata eh. Diba? Masaya lang. So, marami tayong aabangan ditong kwento sa dalawang to. Dami ko rin katanungan. Ate Griselda, ano ba yung mga alam mong gawin sa mga gawain bahay? Yun. Madaldal nga. Sabi nga ng nanay niya, madaldal to si Ate Griselda. Makwento. So, titingnan natin, Bong, bilis-bilisan mo para mas makilala pa namin ng lubusan si Ate Griselda. At mali natin na nandiyan nga talaga ang bandara para i-makeover ito si Ate Griselda. Gusto nilang pumuti, eh huwag na natin paputiin si Ate Griselda. Mas maganda kung ano yung natural niya, yun na lang. Diba? Siguro yung ngipin, okay pa rin ipaayos. Kahit ako eh, sabay ganun eh, kulang na rin eh. Siyempre nagkakaedad na tayo. Pero ano si Ate Griselda? Tingin ko okay siya. Okay siya para kay Bong. Pero ano pa rin yun? Question mark pa. Marami pang question mark din. Kayo mga kababayan, ka-business, at saka ano, ka-papi dyan. Ano masasabi nyo patungkol kay Griselda? Payag ba kayo? Na yun ang maging misis ni Bong. Advance mag-isip mo. Pero sa akin, tingnan natin. Nako, nako. Mas matanda si Griselda kay ano eh. Ilang ito yun na naman yung tanong eh. Di ba kasi gusto ni Bong magkaanak? Magkakaanak pa kaya si Ate Griselda? Sabay ganun na no. Ah, naku Bong. Bilisan mo para malaman natin kung ano mangyayari sa inyo. So, hindi muna ako magsashoutout ng mga kababayan. Yun lang sa akin. Sumundot lang ako dito kay Labong at saka kay ano. Kay Ate Griselda. Alam ko marami tayo nag-aabang sa dalawang to. Unang labas nila yon. Siyempre, marami pang pwedeng pag-usapan. Basta, ano, editor, huwag mo nang lagyan ng background music para marinig natin. Hindi kami talaga, yung headset ko nakatutok na dito eh. Talagang, hindi pa rin eh. Kasi mas nangiging baboy yung background, yung ingay. Ingay ng mga bata, ingay pa ng, ano, tawag yung music. Siguro kung walang music, kahit maingay yung paligid, medyo maririnig pa natin eh. Kaya yun lang po. So, basta ingat po tayong lahat. Ano mga kababayan, Ate Marlene, good morning. Lahat-lahat po, nalag na riyan sa comment section. Alam na po naman na kung sino na kayo, pero ano, hindi na muna ako mag-isa-isa ng shoutout na yun. Kailangan ko na magpahinga. Maaga pa ko ang aking ano, bukas, pag-aararo. So, kita-kita po ulit tayo sa aking susunod na mga gagawing reaction. At once again, belated happy birthday na kay Mrs. Kabusiness. Marami po kayo naging bisita. Grabe. It's more blessings. May abangan din po tayo, mga kababayan. Ano? Doon sa napag-usapan, by Monday, na nasa Hagunoy, Bulacan sila, mamimigay ng blessing si Mrs. Kabusiness sa birthday niya yun. Kasi may nag-sponsor din. So, nandito na muna. To God be the glory.